What's up, guys? So we're live, and sasagutin ko lahat ng mga sinasabi niyo sa akin about dun sa issues na lumalabas ngayon, dun sa scandal ba yun? So first of all, guys, yung lalaki doon sa video na yon na kumakalat na yon is sobrang clear ng skin niya, unlike sa akin. Tingnan niyo po. No God, no God, please, no, 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 no. Po, yung skin ko puro may mga ganyan, may mga dark spotted like yan, may ganyan ako sa ano, sa mukha, tas siya wala. Tapos ako, pag every time na gumaganyan ako or pumipikit ako, may lumalabas na ganito. Nakikita niyo yan. Yan. So ano yan? Yan yung mga parang like yung alam niyo yung pagka sobrang ano na, you know, gagkaroon na ng ganyan. Sa kanya wala, 'di ba? Sobrang kinis ng lalaki. Tapos ang taba-taba niya, nakita niyo sobra, oh. Ang payat-payat ko, tapos ang itim pa ng ganto ko, oh. Ng siko ko, ang itim ng siko ko. Tapos yung lalaki, ang puti ng siko niya, tapos ang kinis-kinis ng balat niya. Eh nakita niyo yung balat ko, oh. Madumi pa nga yung balat ko, oh. Yung ganto ko, oh. May hiwa sa ganyan, oh. Yung lalaki, walang ganto. Oh. Diba? Alam niyo, ang laki-laki na ng problema ng Pilipinas. Ha? Hindi pa alam kung ano yung gamot dun sa COVID-19 na yan. Ha? Imbes na gumawa kayo ng issue about dun sa akin, ha? Ipag-pray nyo na lang yung Pilipinas na sana maging okay na. Diba? Ang dami-dami na. Like yung kaming mga estudyante, hindi kami makapasok sa eskwelahan. Paano? Dahil din sa ano, sa COVID na yan. Diba? Imbes na gumawa kayo ng issue or manira kayo ng ibang tao, sana, ano, i-pray na lang natin yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Di ba? Kasi sobrang, ano eh, sobrang hirap na ng ano natin, ng bansa natin. Tapos, ganyan pa yung nangyayari. Gumagawa pa yun ng issue. Sana maging ano na lang din kayo. Ang sabi? Pero nasa sa inyo naman yan kung maniniwala kayo dun sa video. Basta ako, sasabihin ko sa inyo, hindi po ako yung nasa video na yon. Kasi ganito yan. Bakit dun sa ex ko na babae, eh walang lumabas na ganung na video, 'di ba? Bakit doon pa sa ano, sa ganun, 'di ba? Isipin mo 'yun, 'di ba? Oh. Actually, sa laki ng problema ng Pilipinas, hindi ako dumagdag. Kayo lang yung dumadagdag. Gumagawa kayo ng kwento, comment kayo ng comment ng kung ano-ano, imbis na magdasal na lang kayo, 'di ba? Eh hindi ako gumagawa ng issue, guys. Sa totoo lang, hindi ako gumagawa ng issue. Kayo ang gumagawa ng issue, hindi ako. Kasi ang isang tao kahit gumawa ng issue, kung walang mga sumusulsol or nagpapakalat ng maling balita, eh hindi yun kakalat, 'di ba? Tahimik na lang kayo kung ayaw niyo sa akin. Eh di i-unfollow niyo ako. Ganun lang naman yun, napakadali lang naman. Hindi ko naman po kayo pinipilit po na i-like po ako or gustuin niyo po ako. Kasi hindi naman po ako nandito sa social media eh para magpasikat po sa inyo. Kaya po ako nandito sa social media para po magkaroon po ako ng business. Ito po yung ginagamit ko po para ma-promote ko yung business ko, para magamit ko po yung social media ko to promote na para makapag-ipon ako sa ano, trabaho ko. 'Di ba po? Sabi nito ni ano, sabi ni Marian P. Candida, bobo lang yung taong umiidolo sa iyo. Alam niyo po, wala naman pong taong bobo, 'di ba? Ito pa. Alam niyo ba yung mga nangyayari dun sa like sa government?
yung mga pera, yung mga ang daming hindi kayang tustusan yung pera, like hindi na rin kayang bumili ng pagkain, hindi na rin kaya na tustusan yung mga pangangailangan sa buhay, 'di ba? Eh bakit sila okay lang sa inyo? Eh ako nga ito lang, ayun lang yung issue. Sobrang big deal sa inyo, 'di ba? Yung kulang na nga lang pasabugin na yung Pilipinas. Nakita niyo yung nangyari sa London, nangyari sa pa ba yung ano, yung isang bansa na sa, hindi ko alam kung saan ano yun eh. Basta sobrang na yung mga nangyayari sa Pilipinas, sa ano mundo. 'Di ba? Tapos gumagawa pa kayo ng ganyang issue, sobrang big deal sa inyo, 'di ba? Parang baliwala lang sa inyo kahit magutom na kayo. Basta laiting ko lang si Sanderford. Okay lang kahit magutom ako, okay lang kahit mamatay yung pamilya ko, basta mamalait ko lang si Sanderford. Ganun yung gusto niyo, ganun yung ano ninyo, 'di ba? Imbis na sana po parang yung alam mo yon, yung ignore mo na lang. Ayoko na lang makisali kay Sanderford, ako magko-comment. Unfollow ko siya, unlike ko siya. Magpe-pray ako para sa pamilya ko, tapos magtatrabaho na lang ako, tapos para mabuhay ko yung pamilya ko. Dapat ganun lang. Kasi kung ayaw niyo sa akin, 'di ba? Hindi ko naman po kayo pinipilit. Doon kasi ang pangit lang doon po sa part na 'yon. Hindi naman ako napipikon at hindi rin ako defensive kasi hindi naman talaga ako 'yon. Ang pangit lang doon sa part ko na gagawan niyo ako ng issue hindi pa totoo, 'di ba? Sana gawan niyo ako yung issue yung totoo naman. 'Di ba? Yung may yung video talaga, yung ako mismo talaga as in, 'di ba? At saka sa video na 'yon, siguro kung ako yung nasa video na 'yon, hindi dapat ano, gumaganon-ganon pa ako dun. Tapos napapansin dapat ako sa camera, eh, hindi parang alam mo yung parang ayaw tumingin sa camera, 'di ba? Tsaka alam mo guys, yung lalaki dun sobrang ayan na. Ito yung camera. Ito guys, may filter na tong camera to, pero kitang-kita pa rin yung mga ano ko, scars ko, yung mga ano ng tigyawat ko. Dun sa video na 'yon, sobrang kinis naman nun. Tapos yung kilay niya, ano pa, natural pa. Yung sa akin, tinan mo, hindi yan natural eh. Tattoo yan eh. Tapos yung kamay niya, ano, makinis. May tattoo po ako sa kamay, ayan po. Oh. Tingnan niyo po yung kamay niya doon. Wala pong tattoo yun. Ako may tattoo po sa kamay, oh. Ayan. May tattoo po ako sa kamay. Ah, Lebanon nga pala. Okay, sorry na. Sorry. Sa Lebanon. Oh, sorry na. Oh, syempre, nagkakamali lang. Bakit? Paano kung sa Pilipinas nangyari yung nangyari sa Lebanon, di ba? Siguro tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Kasi yun naman yung gusto ninyo, di ba? Makapanlight lang kayo ng ibang tao, pero yung nangyayari sa bansang Pilipinas, wala kayong pakialam. Di ba? Okay lang sa inyo kahit ganito yung nangyayari sa atin. Basta malait ko lang si Sanderford, masunto ko lang, maganyan ko lang. Makapagawa lang ako ng kasalanan sa kanya. Gusto ko siyang ano. Eh, alam mo yun. Pero di naman ako affected sa inyo. Kasi ito lang nasabihin ko sa inyo guys. Ang Panginoon nga, di ba? Sa pagkalayo-layo ng nilakad niya, binuhat niya yung krus. Tapos ang dami sa kanyang may ayaw. Di ba? Pero siya kinaya niya para sa mga tao. Ako pa kaya na tao lang, 'di ba? Na salita lang naman yung kaya niyang sabihin sa akin. Sana kung ayaw niyo sa akin, respect na lang kayo, 'di ba? Kasi hindi ko naman ako hindi ko naman kayo kilala lahat. Ako hindi niyo rin naman ako kilala personally. Nakikita niyo lang ako sa social media, pero hindi niyo naman ako tropa. Hindi niyo naman ako kaibigan, 'di ba po? Sana po pag kung bago niyo ako laitin, kilalanin niyo muna ako personally. Puntahan nyo ako. Pwede nyo naman ako i-chat eh. Sabihin nyo, oh Marlo, o kaya Sander, inom tayo sa amin sa ganito. Pupunta pa ako sa inyo. Ako pa sasagot ng inuman nyo. Bago po kayo mag-judge sa akin. Sana po, kilalanin nyo po ako personally. Hindi porket nakita nyo lang sa social media. Kasi maraming galit sa akin. So, ang kwento ng isa, masama. So, ang expect nyo na, masama na lahat yun. Tapos yun na yung kakalat ninyo. Pero, sure ka ba yun talaga yung totoong kwento nun? Diba? Like,
siguro naman lahat naman tayo nung bata kayo or nung kayo ngayon, 'di ba? Meron kayong kapitbahay, 'di ba? May mga chismosa tayong kapitbahay, 'di ba na ang gilig-gilig magkwento, mali-mali naman yung kwento, sasabihin, ay si ganito nakabuntis ng maaga, ay si ganito ano, nagnakaw daw yan sa ganito, ay siyempre chismis niya lang nila 'yon. 'Di ba? Kuda lang sila ng kuda pero hindi nila alam yung kwento, 'di ba? May mga ganon. Meron naman kapag ikaw yung ako nagkwento sa iba, syempre lalabas na yun eh. Huwag kukwento na yun. May dagdag na yun. Oh. Sana, maging matalino na lang. Alam ko naman matalino naman kayo sa social media. Sana isipin nyo rin na yan ba yung totoo talagang istorya? Diba? Yan ba talaga yung totoong ganyan? Diba? Like, meron kwento, like sa magpakailanman, na isang kwento daw ng isang tao na yung tinutulungan daw niya yung pamilya niya, pero in real life, nung nagkwento na yung totoo, sabi daw, hindi naman daw tumulong. May mga ganun eh, kasi dinadagdag na yung istorya. So, bago kayong ano, kung gusto talaga ninyong malaman yung kwento, or yung about sa akin, ako mismo dapat magkwento sa'yo, bago ka maniwala, kasi sa akin mismo nanggaling yun. Pero kung sa ibang tao nanggaling yung kwento, di ba? Sana, ako wala naman akong pakialam, di ako affected sa mga sinasabi niyo sa akin. Whether you like it or not, nandito ako sa social media para matulungan ko yung family ko and yung business ko and promotion yon para sa business ko. Hindi lang naman ako yung gumagamit ng social media para mag-business. Madaming mga brand na gumagamit ng social media para mag-business, di ba? So, kung ayaw niyo po sa akin, hindi ko naman po kayo pinipilit. Pwede niyo po akong i-unfollow. Tapos, or i-unsubscribe nyo po ako. Hindi ko naman po kayo pinipilit po para mahalin nyo po ako. Ang akin lang po sana, respetuhin nyo din po kasi wala naman po akong sinasabi about po sa inyo. Diba? Kahit nagko-comment po kayo ng hits, hindi po ako nagre-react sa mga pinapost po ninyo. Kasi personally, hindi ko po kayo kilala. Bakit ko kayo sasaktan or lalaitin? Eh, hindi ko naman po kayo kilala, diba? So, ganun po. Nire-respeto ko po kayo. Kaya sana, respect na lang po tayo. And doon po sa lahat ng mga nagkakalat ng video na may scandal daw po ako. Kung sino ka man, tol or ate, sana, ano, makonsensya ka. Tapos, sana patulugin ka ng konsensya mo. Kasi, syempre, di ba, alam mo yun, gumagamit ka ng ibang tao para kumita ka doon sa video na yon. Siguro, ang laki na, siguro million na yung kinita mo dun sa video na yun. Ayun, ano ko na, tulong ko na sa'yo yun. Si Lord na yung bahala sa'yo. Siya na yung bahala sa'yo para kung ano man yung magiging ano mo. Magiging kapalit lahat ng mga sinahod mo doon sa video na pinapakalat mo na ako daw yun. Pero para po sa akin, hindi po talaga ako, hindi ako yung nasa video. Pero kung ano man yung isipin ninyo, kayo na po yun. Kasi, basta ako kasi kung ako talaga yun, yun sa video, hindi na ako magsa-social media. Mag-quit na ako. Yung mga nangyayari ngayon sa akin, yung mga sinasabi nila na mga paninira nila sa akin, yung mga ganyan-ganyan na salita, yung mga bastos na salita na may mga ginawa doon akong mali sa iba dati. Kung totoo talaga yun, hindi na ako magsa-social media. Diba? Pero ba't ako nagsa-social media? Hindi kasi ako defensive. Kasi alam ko yung totoo. Alam ko yung hindi naman talaga ako ganun. Diba? Marami dyan mga nagsa-social media. Nung nabash na sila, hindi na sila nag-social media. Kasi totoo eh. Diba? Affected sila sa mga nangyari. Kasi nasaktan sila. Kasi totoo. Diba? Pero ako hindi naman eh. Kaya nga ako nandito kasi hindi totoo. Diba? Kaya alam ko sa sarili ko kung may nagagawa ko mali, pero hindi katulad ng mga sinasabi ninyo na sobrang grabe na yung mga paninira niyo sa akin. So, kung ayaw niyo po sa akin, sana ayun, respetuhin niyo na lang po ako kasi syempre yung pamilya ko. Doon lang ako naawa din ako sa nanay ko kasi nakikita nila yung nagte-trending na scandal na yun, eh hindi naman po ako yun, 'di ba? Sana ano na lang isipin niyo yung kalagayan din ng ibang tao. Sana huwag kayong gumamit ng ibang tao. Sana last na ako yung ganun ninyo. Kasi
kung sa ibang tao nyo gagawin po yung paninira na ganun, eh syempre, ang pangit na po nun kasi gumagamit po kayo, naninira kayo ng ibang tao para po magkapera kayo. So sana kung gusto ninyo kumita, gamitin niyo po yung sarili ninyo or ano po, huwag kayong gumamit ng ibang tao para lang po magkapera po kayo kasi yung konsensya po, promise. Ako talaga as in, sarili ko lang din yung nilalait ko. Sarili ko lang yung ginagamit ko para magkaroon ako ng para kumita ako sa social media. Pero never naman po ako nakisawsaw sa mga ano na yan. Kung ano man yung issue nangyayari po ngayon. Kaya po sana, ayun, respect na lang po. Kung talagang ano, kung talagang ayaw niyo po sa akin yun, yun lang po sasabihin ko. Unfollow niyo po tong page ko. I-unlike niyo po. I-unsubscribe niyo po ako kahit sa TikTok, kahit sa lahat po, lahat ng social media ko. I-unfollow at i-unsubscribe niyo po ako. Kung ayaw niyo po sa akin. Kasi hindi ko naman po kayo pipilitin. Basta yun lang po. Maraming salamat sa lahat ng mga taong naniniwala sa akin. And sana, ano, maging okay na po yung bansang Pilipinas. Sana, ano, matapos na tong pandemic na to. Kasi, syempre, yung mga Pilipino, yung mga, hindi ko naman nila lahat. Kasi may mga tao din naman na kaya nila. Pero kami, yung mga katulad kong mga mahihirap na hindi na talaga as in kayang tustusan yung pangangailangan, like syempre ang hirap ng kumita ngayon ng pera kasi ang daming bawal lumabas, ang daming bawal, 'di ba? Alam mo 'yun, yung imbis na normal na lang yung buhay namin kasi syempre nakakapagtrabaho ng maayos, ngayon hindi na. Ang dami na wala ng trabaho, like yung mga jeepney driver, yung basta ang dami, bawal sa mga ano, sa mga barbershop, sa mga kainan, 'di ba? Ang daming ng ano. Sa totoo, nakakapag-work sila pero limitado na. Hindi na katulad ng dati. Nakatayo na lang sila tapos kusa nang dumadating yung mga customer. Ngayon, meron na, nagpupunta na lang sila sa mga bahay, ganun, isa-isa nila. Siyempre, kumbaga, hindi naman sila nagre-reklamo. Or kami, hindi naman kami nagre-reklamo. Pero para sa amin kasi, ano, parang hassle na lang din yung ganun. Pero siyempre, Pilipino tayo, masisipag tayo. So, hindi na tayo nagre-reklamo. Para, yun lang, sana, ano, ipag-pray lang natin yung Pilipinas na maging COVID-free na para back to normal na yung mga tao, yung mga Pilipino, na makapagtrabaho na uli tayo ng maayos, na, syempre, ano, like, naawa din ako dun sa mga katulad kong estudyante, hindi na rin nakapasok kasi, syempre, ano, limitado lang din yung mga nakakapag-online class. Hindi naman lahat nakakapag-online class like katulad, syempre, ako naman, 'di ba? Ako may cellphone pero hindi naman ako nakakapag-online class, 'di ba? Kasi ang hirap din. 'Di ba? Yung iba walang cellphone, hindi rin sila makapag-online class, syempre, bawal pumunta sa computer shop. 'Di ba? Kaya 'yun, sana ano, ipagdasal na lang natin yung Pilipinas kaysa gumawa tayo ng paninira sa ibang tao. Ha. I hope na sana maging okay na yung Pilipinas. And, ayun. Maraming salamat sa inyo. And, ayun. Isa lang sasabihin ko, hindi po ako yung nasa video. So, that's all. Thank you, guys. Bye-bye.